Good morning, guys. Yan, nilipin ko yung mga damit dun sa storage box. Parang may mga langgam na naman. Nilinisan ko naman yung storage box. And hinanap ko kasi yung ibang damit dyan natin. Kasi tinago ko nung nakaraan. And nilagay ko na dun sa maleta natin. Baby, baka makapreta ko. Naiinis ako kay Ayla. Tinuruan na natin siya, di ba, umihi. And sometimes ginagawa niya. Pero okay lang din naman. Kaso, yan, dyan na siya naihi noon. Ngayon, ang nangyari, pang tatlong beses na ito nang nangyari, nasa higaan siya umiihi. And hinahayaan niya, hindi siya nagsasabi. Noon, pag nakaramdaman niyang basa siya or may something, nagsasabi yan. Mama, ihi, o kaya udo. Ngayon, wala na. Wala ka nang maririnig sa kanya na ganun. Pusa nang nalabas. Tapos kahit nasaan siya, nasa kama. Noon, hindi yan. Never yan dyan. Naalis talaga yan. Kahit nakarga ko siya, hindi yan umiihi. Nakarga ko. Ano muna siya, nagsasabi siya or bababa siya. Pipilitin niya na mababa siya or aalis niya sa kama. Ngayon, hindi. Nakahiga siya. Basang-basa, pati damit, buong damit. Basang-basa. Hindi siya umalis. Sabi natandang paurong yata ng patang to. Siguro feeling niya may diaper siya and antok na. Siguro kala niya may diaper siya. Pag nakapanti, dapat pala hindi na panti ang ipapasuot ko. Kasi pagramdam niya siguro yung naka-diaper. Basang-basa na naman yung pum natin. Kaya pag napasok sa kwarto, ang panghi. Bibilad ko muna yung pum natin. Hindi naman pwedeng labahan ng pum. Ay, kakain muna tayo. Ang up naman. Last juice pa lang, kakain na naman. Kain na daw tayo. Isda, nagluto siya. And pumasok na yung mga bata kanina. Hindi ko nakapag-start ng vlog kanina. Anong luto? Ila kakain? Ah, yung puso. Yung puso kahapon. Ayan. Ilagay sa sinigang na isda. Okra. Galing sa likod. Kain. Sarap ah. Agap ng lunch. Alas 10. Jillian. Wala si Jillian. Asan si Jillian? Putos. Ba't kayan? Damit mo na. Anong nangyari na sa'yo? Anong ginawa mo? Nag-ihi. Ba't ka nag-ihi dyan? Saan ba dapat iihi? Doon, sa labas. Ba't nag-ihi ka ngayon sa damit? Ha? Ano namang ginawa sa pagkain? Ito na itsura niyo. Wala na. Pinabaon ko doon sa mga bata. Kinawa ko kanina. Ano kang ginagawa mo na? Ay, tara sa CR. Hindi ka na naman nagsasabi. Tignan mo na, uup na yan. Oh. Bawis na bawis. Nandiyan na yung dalawa. Oh. Nag-teacher's day yan. Ano, kamusta ang sayaw? Nagsayaw ka? Practice ng practice kagabi yan eh. Ayaw nga ako papuntahin doon at makikita ko daw yung sayaw niya. Maraming tao. Napanood ka. Ba't ayaw mo sa akin ako manonood? Gusto mo pag ibang tao? Gusto mo? Pag ako ayaw mo? Ba't nga ganyan umuwi? Tapos na? Pinauwi na kayo? May pagkain na dyan? Kung gusto mo nang kumain, andyan na oh. Ang ganda na damit na yan, Jillian. Kanino galing yan? Jumper. Hindi ko kang aso. Binabato kami. Tara, tara. Kukuha tayo sa aking merienda ng mga batuta ngayong hapon. Bago tayo matulog. Matulog. Hindi man ako nakakatulog at gising to. Kaya, kuha na lang tayo ng saging merienda. Oo, oh, ito oh, may banana. Kukuha tayo. Pang merienda. Ang dami oh. Sarap. Sinog na pati. Mabibi, ito ang banana. Ayan. Mahili ka sa banana. Ilan kaya? Ang dami ng hinog oh. Sambulig to oh. Nawala na yung mga nito sa iba. Kuha na tayo. Ano yung mga ginagawa oh. Lahat ng binalatan ko, kinagatan niya. Tingnan niyo naman. Lahat yan, may kagat. Lahat. Yan pa, may bago na naman hawak. Oh, tapos iluluwa. Ay, patay tayo dyan.
Kinagata na naman. Ayan, apat na. Nabinalatan ko naman. Pang lima na to. Talaga naman. Ano yung plano mo dyan? Ha? Ano magawa to? Ah, last dos na ng hapon. Hindi pa natutulog. Dalitan ko lang to lahat. Tapos ipipray to natin. Pinapabalatan ko sa kanya para may magawa siya. Nabalatan mo na? Ha? Nag-chat yung friend ko sa Hong Kong. Taga dito din sa Ipon. Dito, kaklase ko nung elementary high school. Nasa Hong Kong. Nung March yung flight niya yata. And then, may mga nagatulong doon sa kanya kung may placement fee. Siya kasi direct. Parang ano siya. Meron na rin amo na pupuntahan doon. Parang request. Ganyan. Yung akin naman, direct ako doon. Doon ako naghanap ng amo. So, wala kaming placement fee. Pero dun sa agency na ina-applyan ko, wala talaga dun guys, ano, placement. Kahit yung iba na kasabayan ko dun, na dun sila naghanap sa agency mismo. Dun sila nag-apply pala, hindi sila nag-direct sa Hong Kong. Dun mismo sa agency, nagpa-interview sila dun, and agency yung naghanap ng amo nila. So, wala din silang placement. So, yung mga ina-applyan niyo, baka yung iba dyan mag-apply ng pa-Hong Kong and may placement fee, huwag kayong magtulog. Kasi sayang, meron namang agency na walang placement fee eh, katulad ng Maris. And, matagal na yata. Meron ako dating na-applyan eh. Ano nga bang ano to? Kelly yata yun. Kelly, basta may Kelly yung pangalan ng agency nila. Sa Maynila din. Nakapunta na rin ako dun guys dati. And yeah, ang laki ng magagastos mo. Around 70 to 80,000. So, ewan ko lang ngayon kung ganun pa rin kanila. Pero yung unang apply ko ng pa-Hong Kong. Doon ako nag-apply. Last 2017 pa yun, guys. Hindi ko lang yun naituloy. Pero may placement fee talaga. So, ngayon, baka tinanggal na yung placement fee. Ganyan. So, kung meron man, meron akong nakasama doon sa huling luwas ko, doon sa apartment na tinuluyan ko. May placement fee daw yung in-applyan niya. Sabi ko, eh, huwag ka na dyan. Sabi ko, lipat ka dito sa ano, sa ina-applyan ko kasi wala. Sabi ko, ang ganito lang yung magagas mo, 15,000 lang to 20,000. Wala talaga. Tapos yung nakasabay ko din sa bus, nag-a-apply din siya. Medyo 40 plus na. 41, 40, mga ganyan. Nag-renew siya ng passport. Tapos, nag-a-apply din siya pa Hong Kong. Ngayon, tinanong niya, ay, nagkausap kami doon sa bus. Kinuha niya yung number ng agency. Kasi sabi ko, walang placement fee dyan. Sabi ko, 15,000 lang yung nagastos sa agency. So, ayun. Ewan ko lang kung naka-apply na yun. Kasi hindi naman na nag-message sa akin. Kinuha yung number ko nun. Ewan ko lang din. So, nakaluwas na ulit. Nag-renew lang yun ng passport. So, ayun. Kung sakali na may kakilala kayo nag-a-apply ng pa-Hong Kong, sabihan niyo, wala ng placement fee. Depende sa agency. So, baka yung agency yun yung meron, lipat na kayo sa iba. Kasi sayang. Sayang nung laki na magagastos yung iba, nagpapautang pa, diba? May lending. Mga ilang libo din ang pinapautang nila. Tapos kakalta silang sweldo. Katulad nga nung nangyari sa, ano ko, sa, anong tawag dito? Dito sa, ano ko, kapatid ko si Ate Helen. Nagkastas ng, ano, 3 buwan. Pero hindi naman lahat ng sabot. Meron lang for kalahati yata. Basta ganun, 3 buwan yung kakaltas eh. So, hanap kayo ng maayos na agency para hindi magastos, katulad ng Maris. Ang gastos mo lang talaga dun yung pamasahe mo pabalik-balik. Halos 3 beses lang naman ako bumalik. Yung medical, tapos yung OWA, and then yung final medical, tapos yung sunod flight na. So, balik 3 beses ka lang pabalik. Oh! No! Kakain tayo saging. Puro pagkain ng alam itong batang to. Nagtuturo na naman sa rep. Gutom ka na naman. Nasira daw. Ano to? Nawala? Nasaan na? Ayun, nalaglag dun. Nasira, ano? Sira. Alam niya na eh. Sira. Sarap na saging. Tapos lagyan natin asukal mamaya. Pwede na rin to. Pero lagyan pa natin para yummers lalo. Ayan, okay na to. Halit ka rin na natin. Light brown. Kasi lalagyan mo pa naman ng sugar. So, mag-double
double kill na ang saging. Double kill. Kaya, huwag natin masyadong i-toasted. Yung isa, marunong nang umabot, oh. Nilalakasan yung apoy. Tingnan niya. Abot niya na yung kalan. Yep. Magkakapit tayo. Yun ang gusto ko. Caramelized. Dikit-dikit na siya sa sugar. Yan, perfectly. Perfectly. Yan ang gusto ko sa banana. Tara! Kain tayo. Banana. Oo. Binigyan ko na siya ng walang sugar. Ayaw mo na. Ano nagagawa nyo? Pag dumating yung ano, may in-order ako kay Ayla mga ABC number, shapes, tsaka laruan din para hindi puro aral. Mas madali yun. Galing! Eh, galing! Kakain na daw tayo! Kain na! Lagi nyo yung tuturuan yan ha, pag nakaalis na ako ha. Hindi puro kayo laro. Turuan nyo kahit konti. Laruan naman yun yung in-order ko. Puro may laruan din. Tapos, ano, aral-aral din. Kakawat-kawat mo siya sa telepono na ila. Baka masira agad. Ingatan nyo, isa lang ang lalagyan na laruan, isang box. Para hindi masira agad. Kakain na, tara na. Oo, tama na yun, aral-aral na yan. Mamaya ulit. Ha? Una natin itong ipapagawa pala. Yung kwarto ni Kev, yung bintana, tsaka yung sahig tiles. Papatiles. Iba ang color ng tiles dito. Bawat kwarto, iba ang color. Wait, saka na nga mo tayo magplano kasi hindi pa nakakaalis. Alis muna tayo bago plano. Kain na. Ang ulam natin ay, ay nakain na oh. Nauna na, gutom ka na? Ang ulam ay yung kanina pa rin. Na may sabaw. Sinigang na matang baka with puso ng saging tsaka yung iba pinrito na kasi yung mga bata, hindi sila mahilig ng mga ganyan. May mga sabaw-sabaw na isda. Prito lang sa kanila. Kain! Kain guys! Nagluto ang mga bata ng popcorn. Nang binili nila, nung nagpaliban na kami, bumili sila ng mais tsaka itong cheese. Sila na lang nagluluto. Sa school daw nila, 5 piso yung isang ganito, 10. Yung nasa papel, parang isang puno dito, 5 piso. Sarap, cheese. Yung barbecue, masarap. Flavor ay barbecue. Ano to? Dessert. Ayan, tapos na kaming kumain. Puro tinik na. Yung isa ayaw pa magligpit. Kanina pa yan. Na-asetin na ako. Ayaw pa mag-asikaso. Tapos hindi na naman. Sinatamad na naman. Ngayong gabi nga lang maghuhugas. Kanina ako naghuhugas umaga. Tsaka tanghali. Sinamaan na naman ng sipag tong isa. Sobrang sipag. Harap, kain tayo. Too much cheese, oh. It's 7:30 na ang gabi, guys. And ko na yung vlog namin. And salamat sa panonood nyo. Ilang araw na lang ba? 2 days. 3 days. Kasi sa gabi ako aalis. So, 3 days na lang. Yeah. So, kailangan nating mag-prepare. Wala pa rin ako naaayos na damit. Yung kanina lang, kinuha ko yung mga nakatago doon sa storage box ng mga malalaking damit tsaka pajama. Tapos, below the knee na mga shorts. Yun. Nilagay ko na sa maleta. Tuwalya. Hindi nagdala ko na isang kumo. Tuwalya. Bibili na lang kami sa Linggo siguro. Mamamasyal ulit. Bibili ako ng mga dadalhin. Kape, biskuit, mga dilata siguro. Pwede siguro yung dalhin ano. Sabon, shampoo. Kasi, syempre, sabi nila, so, sa first week, hindi ka pa naman makakapag-day off. Kaya, ano, kailangan meron kang stocks. So, ayun yung bibili natin. So, ayun. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Good night, guys. God bless. See you bukas. Bye. Salamat sa panonood. Don't forget to like. Ulit-ulit.